Si Hilario Davide Jr. ay isang abogado, editor, miyembro, pribadong kalihim, propesor, kinatawan, chairman, co-chairman, vice chairman, assemblyman, minority floor leader, commissioner, presiding judge, senior presidential advisor, permanent representative, vice president, acting president, independent director, associate justice, at ang 20 punong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbi mula 1998 hanggang 2005. Pero, sino si Hilario Davide Jr.? Si Hilario Davide Jr. ay isinilang sa Argao, Cebu noong 20 ng Desyembre taong 1935. Si Hilario Davide Jr. ay ika-anim sa pitong anak ng mag-asawang Hilario Davide Sr. at Josefa Gelbolingo. Nag-aral siya ng elementarya sa Argao Elementary School sa Cebu at nagtapos noong 1949. Nag-aral siya ng sekundarya sa Abellana Vocational High School sa Cebu City at nagtapos noong 1953. Nag-aral siya ng Associate in Arts sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong 1955. Nag-aral siya ng Bachelor of Science in Jurisprudence sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong 1958. Nag-aral siya ng Bachelor of Laws sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos noong 1959. Maliban sa pagiging estudyante, nagsilbi rin siya bilang editor ng Philippine Law Journal at kasapi ng International Honor Societies of Phi Kappa, Pi Gamma Mo at Order of the Purple Feather. Noong 1959, siya ay kumuha ng pagsusulit sa bar, kung saan siya ay nakapasa. Matapos makapasa at maging ganap na abogado, nagtrabaho siya bilang pribadong kalihim ng Vice Governor at kalaunan sa Governor ng Cebu mula 1959 hanggang 1963. Maliban sa pagiging abogado, nagturo rin siya ng batas at naging faculty member ng College of Law sa Southwestern University sa Cebu mula 1962 hanggang 1968. Noong 1971, tumakbo at nanalo siya bilang kinatawan ng ika-apat na distrito ng Cebu. Bukod dito, naging chairman rin siya ng Committee on Duties and Obligations of Citizens and Ethics of Public Officials. Noong 1978, nahalal siyang assemblyman ng Cebu sa Interim Batasang Pambansa hanggang 1984 at kalaunan ay naging minority floor leader hanggang 1979. Matapos mapatalsik ang rehimeng Marcos sa pamamagitan ng People Power Revolution noong Pebrero taong 1986, noong 2 Hunyo taong 1986, pinatawag ng nooy Pangulong Corazon Aquino ang Philippine Constitutional Commission of 1986 upang hirangin siya bilang isa sa 50 komisyoner nito. Siya ay naglingkod hanggang 15 ng Oktubre taong 1986. Noong Pebrero taong 1988, itinalaga siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang chairman ng Commission on Elections at kalaunan ay naging chairman ng Presidential Fact-Finding Commission mula 7 ng Desyembre taong 1989 hanggang 15 ng Enero taong 1991 upang imbestigahan ang nangyaring kudeta kay Pangulong Corazon Aquino noong 1 ng Desyembre taong 1989. Noong 24 ng Enero taong 1991, itinalaga siya ni Pangulong Corazon Aquino bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Siya ay naglingkod hanggang 29 ng Nobyembre taong 1988. Noong 2 ng Enero taong 1996, naglingkod siya bilang miyembro ng Senate Electoral Tribunal hanggang 30 ng Agosto taong 1997 at bilang chairman ng Court's Third Division hanggang 7 ng Setyembre taong 1997. Noong 1 ng Setyembre taong 1997, nagsilbi siya bilang chairman ng House of Representative Electoral Tribunal hanggang sa italaga siya ni Pangulong Joseph Estrada bilang 20 punong mahistrado ng Korte Suprema noong 30 ng Nobyembre taong 1998 na ginanap sa Bonifacio Shrine sa lungsod ng Maynila. Noong Desyembre taong 2000, siya ang naging presiding judge sa ginanap na impeachment trial kay Pangulong Joseph Estrada. Noong 2004, nanumpa sa kanyang harapan si Gloria Macapagal-Arroyo bilang 14 na Pangulo ng Pilipinas.
Siya ay nagretiro bilang punong mahistrado noong 20 Desyembre taong 2005. Ngunit, noong 24 ng Enero taong 2006, itinalaga siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms. Noong Pebrero taong 2007, naglingkod siya bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations sa New York City, di nagtagal. Nahalal siyang Vice Chairman ng Economic and Social Council, nagbitiw siya sa kanyang posisyon noong 1 ng Abril taong 2010. Bilang kinatawan ng Pilipinas sa United Nations, nagsilbi siya sa iba't ibang mga tungkulin kabilang ang pagiging Vice President ng 61st Session ng General Assembly mula Marso hanggang Setyembre taong 2007 at kalaunan ay naglingkod bilang Acting President mula Hunyo 14 hanggang 18, 2007. Noong 31 ng Marso taong 2011, naglingkod siya bilang Independent Director at Vice Chairman ng Manila Bulletin Publishing Corporation, ng Board of Trustees ng University of San Carlos, Independent Director ng Megawide Construction Corporation at PhilTrust Bank. Maliban dito, naglingkod rin siya bilang Co-Chairman ng World Justice Project. Dahil sa kanyang ipinakitang husay sa paglilingkod, ginawaran siya ng Knight Grand Cross of the Pontifical Order of Saint Sylvester noong 2011, International Rule of Law Award noong 2006, at ng Ramon Magsaysay Award for Government Service noong 2002. Bukod sa Magsaysay Award, siya ay ginawaran ng Most Distinguished Alumnus Award ng University of the Philippines Alumni Association noong 2005, Man of the Year Award ng Philippine Free Press noong 2003 at Filipino of the Year ng Philippine Daily Inquirer noong 2000. Nakatanggap rin siya ng Distinguished Service Award ng Department of Foreign Affairs noong 2012, ng Rule of Law Award noong 2001, ng Outstanding Filipino Award in Environment Law noong 1999 at ng Chief Justice Roberto Concepcion Award for Legal Aid ng Integrated Bar of the Philippines noong 2003. Noong Agosto taong 2006, pinagkalooban siya ng American Bar Association ng International Rule of Law Award bilang pagkilala sa kanyang pambihirang pamumuno sa pagsulong ng Rule of Law ng American Bar Association at Rule of Law Initiative sa okasyon ng 2006 Annual Convention ng American Bar Association. Iginawad din sa kanya bilang Supreme Commander ng Order of the Knights of Rizal ang pinakamataas na ranggo na Knight Grand Cross of Rizal. Ibinigay rin sa kanya ang Raja Humabon Award noong 2001 at Most Outstanding Cebuano by the Province of Cebu noong 1999. Maliban sa mga ito, ginawaran rin siya ng iba't ibang universidad at pamantasan sa Pilipinas ng Doctor of Laws, Honoris Causa tulad ng University of Cordilleras noong Mayo taong 2004 at University of San Carlos noong Marso taong 2003. Ginawaran rin siya ng De La Salle University noong Hunyo taong 2001, Angeles University Foundation, University of the Philippines at Far Eastern University noong Abril taong 2001, at ng Southwestern University noong Marso taong 1979. Maliban sa Doctor of Laws, ginawaran rin siya ng Doctor of Humanities, Honoris Causa ng Northern Christian College at Notre Dame University noong Marso taong 2004. Gayun din ang University of the Visayas at Ateneo de Manila University noong Marso taong 2001 at ng University of Cebu noong Marso taong 2000. Maliban sa Doctor of Humanities, ginawaran rin siya ng Doctor of Public Administration, Honoris Causa ng Polytechnic University of the Philippines noong 9 ng Desyembre taong 2005 at ng Degree of Doctor, Honoris Causa ng Soka University sa Japan noong Marso taong 2002. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang miyembro ng Philippine National Group of the Permanent Court of Arbitration. Siya rin ay pangulo ng Association of Retired Justices of the Supreme Court of the Philippines at lifetime member ng Integrated Bar of the Philippines. Naglingkod rin siya bilang chairman ng Compass Credit and Finance Corporation at miyembro ng Board of Trustees ng Chief Justice Claudio Tihanki Memorial Foundation. Maliban dito, naglingkod rin siya bilang Vice Chairman ng Board of Trustees of the Knight of Columbus Fraternal Association of the Philippines, Chairman ng Board of Trustees ng Philippine Judicial Academy at ng Executive Committee of Judicial Reform Program.
Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.